Kaliwat ka ng batikos ang inabot ng paglipat ni Bea Alonzo sa GMA at tapos lumabas ang balitang na iniwan daw siyang trabaho sa ABS-CBN na hindi niya pa tinapos. Ang tinutukoy nila ay ang teleseryeng kahit minsan lang mula sa Star Creatives na nakapag-taping na noong mga huling buwan ng 2019. Pero base naman sa nabasa naming update, ang nasabing serye ay kanselado na noon pang 2020. Ang official statement noon ng Star Creatives kaya hindi na natuloy ang serye ay "The nature of the material developed for Bea cannot be accommodated at present because of the restrictive scenarios of shooting." Ang dahilan ng kanselasyon ay dahil ayaw na daw mag-taping ni Bea dahil sa pandemya, kaya napagdesisyon ng management na palitan na lang ang actress at hahanapan siya ng ibang project. Makakasama sana ni Bea sa nasabing proyekto sina Richard Gutierrez, Rafael Rosell, James Blake, Christian Bubbles, Edu Manzano, Don Zalueta, Isabella Daza, Roxanne Barcelo, Jenica Garcia, Ana Abad Santos, Noni Pecamino at Helen Gamboa. Ito yung sinabi ni Bea sa panayam sa kanya kahapon ng media kasabay ng contract signing niya sa GMA 7 na mutual decision niya at ang production team ng kahit minsan lang na hindi na nga ito ituloy. Kwento naman ng aming source ay nagsabi pa si Bea na okay na siya mag-taping at waiting siya sa offer, pero wala daw maibigay dito na magsimula makipag-usap ang aktres sa ibang manager. Sakto kasi wala nga siyang kontrata sa ABS-CBN, diba? Lahat ng taga Star Magic wala ng kontrata, pero may mga artist silang hindi nila pinapayagang lumipat sa ibang network. Si Bea, since big star siya, sinabihan siyang okay lang na mag-entertain siya ng ibang offers. Kaya doon pumasok na naghanap siya ng bagong manager kasi nga wala na siyang manager technically dahil si Mr. M at Miss Mariel wala na sa Star Magic, kwento sa amin. Dagdag pa sa aming source, kaya saan ba nang galing yung sinasabi ng director na mainiwang show? Sabi namin sa kausap namin na technically, kinansel ang show kasi ayaw mag-taping ni Bea. So, baka yun ang ibig sabihin ng director na nag-post na nang-iwan sa ere ang aktres. At syempre, apektado ang production staff na kasama sa show dahil nawalan sila ng work. Anyway, nung huli naming makipagpalitan ng mensahe, si Direk Cathy Garcia Molina ay magtutuloy pa rin daw ang pelikula nila John Lloyd Cruz at Bea sa Star Cinema dahil nag-meeting na sila tungkol dito. Pero ngayon, parehong nasa GMA 7 na sina Lloydie at Bea. Matuloy pa kaya ang pelikula nila kay Direk Cathy? Tinext namin ang direktor habang sinusulat namin ang balitang ito, pero hindi pa kami sinasagot. Maging ang isang executive ng Star Cinema ay hindi rin kami sinasagot tungkol sa comeback movie sana nina Popoy at Basha. Ang tanong, hindi kaya ang John Lloyd Bea ang next project ng GMA Pictures, Viva Films at APT Entertainment pagkatapos ng gagawing pelikula nina Bea at Alden Richards?